Magtaka lang po kayo, kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa. Bakit po nagsisimula pa lang ang labanan? Ba't alam na nila na meron kaming bakbakan sa bundok? Meron na hong QRT yan, Quick Reaction Team. Yung Quick Reaction Team ay pumapaloob ang lahat ng legal na organisasyon. Papasok, pasensya ho sa mga kapatid na media. Pasensya ho sa mga kapatid na media. Media. Usap-usapan ngayon sa social media kung gaano kaporsigido ang mga NPA na pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Dahil nga dito ay ibinulgar ng isang kadre na ang NPA ay napasok na ang mga media, simbahan, schools, at lalong-lalo na sa loob ng gobyerno. At eto, ang karamihan ay ang party list. Ako rin po ay nasa larangan ng broadcasting. Hindi ko kayo binibintangan. Kasama po ang mga sasakyan ng kaparian, kamadrian, media. Kasi ho, kailangan nilang pumasok. Pag may sugatan, ilalabas yung sugatan, isasakay kung kaninong sasakyan na hindi po iti-checkpoint ng mga pulis. Sa bagay, yung mga taong simbahan, hindi na nakakapagtakayan. Kasi yung naganap na EDSA People Power 1, di ba pare at madre lang naman ang nasa unahan, nagro-rosaryo, mata nila'y nakapikit, anak ng patis, mga buwesit, nalinlang lang pala tayo dahil namanipuli tayo ng mga bayarang midyang loko-loko. Heto't basahin natin ang mga komento ng mga netizens. Matagal na pala yan, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Kaya ngayon lang sila nagsalita dahil ngayon lang sila nagkaroon ng tiwala sa gobyerno na tapat sa bayan. Kasi nga naman kung nagsalita yan sa panahon ng mga dilawan, eh baka niligpit na ang mga yan. Siguro aside sa mga kaparian, madre, i-check na rin po mga sasakyan ng government officials, even mga ambulance, i-monitor, kahit sa media for sure. Dapat meron silang law na pag napatunayan na kasangkot ang media sa ganitong gawain, tanggal agad lisensya ng prangkisa nila. I wish magpasa sila ng law. Napakagandang suggestion yan. Yan ang pinaka-the-best. Dahil masyado na silang abusado yung mga bias media na yan. Never po silang naging honest dahil ang goal nila is pabagsakin ang gobyerno. Lumalabas na ang mga katotohanan. Sana magbago na tayong lahat para guminhawa na tayong lahat. Sa tingin ko mukhang mahirap na magbago ang mga yan. Katulad ng mga bias na media, parang yung profession nila, ano na lang yung magsinungaling. Klaro na talaga. Halata naman, kaya nga dumadami ang bias magsalita sa media, wala na ginawa kundi kuda. Tama to, kaya kahit media, wala akong tiwala. Dumadami na pala ang mga bias, dilawan, saklap talaga. Siyempre, pera-pera kasi yan. Yan yung mga taong walang paninindigan. Nakita yun noong EDSA, o kasi yung panahon ng People Power, EDSA Revolution. Andun kasi mga pare, mga madre, mga media. Loren is coming. Napasok agad si Loren Ligarda rito eh. Nagkumpis na kasi yun eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di na talaga pwedeng pagkatiwalaan ang media. Magising na po tayong lahat. Yung 31 million mahigit, gising na talaga yon. Pero yung mga kakamping, mahirap gisingin yun kasi mga gising yun eh. Nagbubulag-bulagan nga. Ligarda, resign. Mahirap malaman ang intensyon ng isang tao, lalo na magaling silang magtago ng totoong ugali nila. Grabe, sana po magising na rin ang 14 million. Nako,
Hindi naman mga tulog mo ngayon eh. Nagbubulag-bulagan yun. Kaya mahirap intindihin yun. Mga lutang nga.